Sinabi ng Department of Education nitong Miyerkules na nagsusumikap silang mapabuti ang non-cash benefits para sa mga guro sa pampublikong paaralan. Sa pagsasalita sa The Source ng CNN Philippines, sinabi ng tagapagsalita ng DepEd na si Michael Poa na ang departamento ay patuloy na magsusulong para sa karagdagang mga benepisyo para sa ating mga guro, lalo na sa mga tuntunin ng non-financial na benepisyo. Habang ang sweldo ng mga guro ng DepEd ay itinatakda ng batas tulad ng ibang mga empleyado ng gobyerno, sinabi ni Poa na tinitingnan na ng ahensya ang non-financial benefits para sa mga nasabing propesyonal. Aniya, base sa mga konsultasyon, maraming educator ang gustong magkaroon ng health insurance at tinitingnan na nila ito. Bukod dito, sinabi ni Poa na ang DepEd ay gumagawa ng iba pang non-cash benefits para sa mga guro, na iniulat ng departamento sa Basic Education Report nito. Isa ay ang pagpapalaki ng net take-home pay ng mga guro, na inaasahan ng DepEd na maabot sa pamamagitan ng pagpapababa sa kasalukuyang interest rate ng mga pautang ng mga guro o pagpapalawig ng amortization period ng mga loan na kanilang kinuha sa Government Service Insurance System, GSIS. Sinabi ni Poa na napagkasunduan ng DepEd at GSIS na magdaos ng buwanang pagpupulong para sa mga update at malaman kung ano pa ang maaari nilang gawin para makatulong sa mga guro. Kaugnay nito, sinabi ni Poa na gumagawa na rin sila ng libreng legal assistance program para sa mga guro upang maturuan sila tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa mga pautang. Sinisikap din ng DepEd na magkaroon ng libreng taunang check-up sa pakikipag-ugnayan sa Department of Health, sinabi ng opisyal. Hinimok kamakailan ng Alliance of Concerned Teachers, ACT, Philippines ang gobyerno na unahin ang pagtaas ng sweldo ng mga guro ngayong taon habang patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin, ang huling tranche ng maliit na pagsasaayos ng sweldo para sa mga manggagawa sa gobyerno ay ipatutupad ngayong taon, sabi ni ACT Philippines Chairperson Vladimir K. Tua. Ang maliit na pag-install ng sweldo sa nakalipas na apat na taon ay nabigo na sugpuin ang mga epekto ng tumataas na inflation, lalo na ang pagbuti ng ating pamumuhay, aniya rin. Ayon kay K. Tua, ang mga guro sa pampublikong paaralan, Teacher I, 2 at 3, ay tatanggap lamang ng net take-home pay na 23,000 piso hanggang 27,000 piso ngayong taon malayong malayo sa 33,000 piso family living wage batay sa datos ng gobyerno. Noong Martes, sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na nakikita nito ang inflation rate na maayos sa loob ng 7.5% hanggang 8.3% ngayong Enero. Kasunod ito ng 8.1% inflation rate na naitala noong Disyembre, na siyang pinakamataas mula noong Nobyembre taong 2008. Yan po ang latest update para sa mga kapwa ko guro, at kung bago ka lang po sa aking channel, pakipindit na lang po yung subscribe button and notification icon for the latest updates. Maraming salamat, mga kamathales.